1 ay yung ginagawa ng NLPE sa game number 2 ngayon. So, yun yung Harley na ang kaibahan nga lang is Rainy Sports went for Bane instead of the Claude, na alam natin yung Claude, meron siyang way to finish the game. So this time, holistic approach coming out from LPE, napakarami nilang panghuli sa league. But instead of Roger or Lance, Ling yung pinili nila. Kasi at the very least, may Tempest of Blades na pang-out. Si Ling na pang-out. Yep. Si Ling. Kung nag-Lancelot or Roger kasi ang Brand Esports, napakadali nila huliin lalo. Yep. Mas madaling i-time ang Phantom Execution. Bibilangin mo lang, abangan mo lang sa dulo. But for the Tempest of Blades, it's essentially an iframe. It's a super iframe. Right now, laning-wise, Rebo versus Jake. Flap versus Ryota. I feel like Ryota here, definitely sa early stages of the game, mabubug talaga si Pacquiao. Yeah. So this time it's Kaja mid lane para sa LP. Potential choices ay syempre Clock of Destiny or Bleeding Band, pero usually nag-aalapit ni Reaper ang mga mid na Kaja for the burst. Yeah. We might see that. Ang problem nga lang with LPE is hindi lang madaling pigilan ang pag-farm ni Garkizi kasi ang ginawa ni Lusty on this stack back siya, tinulungan niya kasi alam natin di ba mabilis mag-take. But eto na. Here we go, Rebo, tatamaan ng Deadly Magics. Might actually survive, not much damage laid down by Jake the Dog for him. So, bilang zoning, okay din siya para pauwiin si Rebo, pero mabilis sumispondi si Lusty. At si Carl, check this out. Okay. Papasukin niya sa loob si Jake the Dog. BMI in, few with us assist, and that's gonna be first blood for Brent. And actually, Jake the Dog opted to go for Flicker. I like it. Ang decision niya para makalabas. Extra mobility. Kind of makes me think, mahirap pa rin mag-cloud sa laban na to. Imagine this, meron kang back siya, meron ding pakito. Hindi siya easy go. Yeah. Parang at this point, maybe the Purify would have been better, but just the same, I think Bimo is missing out on a huge opportunity. Kanina ko nagkita eh, na bakit ka sa bottom bumibisita. I think, again, just an opinion, they need to do what Lusty did for Rebo in game 1. Yeah, kasi eventually yung Barats will not even care about the Pakito anymore. Yeah. Yeah. That's a matchup na alam natin lalang yung Barats. Yeah. In fact, yung Pakito pa'y kailangan react, but now Rebo... Oh, buying so much time actually. Mukhang ito ang plano ng LP, instead of sending one to defend, bubugbugin nila nilang top lane. Down goes Rebo, traded out for Arvs and Aspect. Lusty surviving, minamama niya si Jake the Dog. Wala ka pang weapons, wala ka pang items. Jake, kayang-kaya pa kita, few to the rescue as well. That's all wins for Brent. LPE, pure, napakaganda nung idea, but poor execution. Meron isang little move na ginawa si Rebo that actually made it so na naging mayroon yung LPE. Nahirap LPE. So instead na pa-back siya, papunta dun sa base, paakat ginawa ni Rebo. Yep. He actually, kitrosover niya, basically yung LPE. Uh-oh. Yung little move na yun, nag-spend ng sobrang daming oras yung Brain Esports, duly punished yung LPE afterwards. Mm-hmm. Para may time rumisponde ang mga tropa ng The GOAT. Love it. Ladies and gentlemen, already about 1,000 gold ahead ang Brain Esports. Ito, Lusty looking for one. Matatalo nandito si Arv, Ryota, to the rescue. Bimo, answering back as well, may trap siyang ginagay doon sa bagong brush na pumasok. Nice effort for Bren to just zone out LPE for the first turn of the game. The classic movements coming up from Bren Esports, si Lusty and si Flap TZ. Kahit ano yung matchup ng heroes sila, ang kailangan lang nilang gawin ay mga zone out. They also have the added favor na nanon si Pew kahit hindi na nga kinailangan yung reward manipulation, yung crystal pa lang already giving them vision. At si LPE hindi rin ready ng time na yun. Do take note, LPE, malakas sila pang pick-offs with their mid lane composition. When it comes to teamfights around Turtles, mas madali ang buhay ng Brain. Kasi napakarami pang zona to. Yep! Oh! Oh my God! Si ang isa, Few, puts in the final blow, maisahan dito. Arvs na pick-off. Lusty gonna get out of here. Back siya, popping the Poissons and magre-recall. So, Wolf, because of the innate advantage of the rotations on Brent, parang silang nagmumuang pick-off lineup. Yeah. Lalong-lalong kasi movement sa LP, ang dali nila mapunish. However, do take note, still Jake the Dog Claude. Nalate lang siguro ng few seconds, but it is still Demon Hunter Sword before the 5-minute mark. May fleeting time na ngayon si Arbs.
if there's anything, kailangan ma-pressure na ng LPE, gamitin na nila itong mga items na ito. Mamaya, hindi na ganun ka-effective. Kumbaga, mapapans na yung kanilang timing, kanilang items, kailangan na nilang gamitin ngayon. For now, masarap pa. Yes. Habang mainit, guys, kainin nyo habang mainit. Yan ang gustong gawin dito ng aspect. Ako ba, ma-update na naman sila ni Rebo. Let's see, Rebo. Lalagyan ng trap dito ni Bimo. Mag-review. Oh, nice! Divine Judgment dito ni Lusty. Sasaluhin plus Deadly Magic. Yan ang sinasabi natin, Wolf, na kahit bakta, hindi ka mag-survive. But to be fair, kinain ni Lusty lahat yun. Lahat yun kay Lusty lang. But I think... it's one thing na sabihin natin pang soak ka ng damage, but also another thing na yung impact nga yung maganda para sa LPE kasi nakapag-push sila dun sa may bottom lane. Yeah. Great conversion. Great conversion. Rebo, kahit pa meron sa Meteor Shower, ang dami kasi pwede nito tumak, particularly si Popol. Mm-hmm. So, they're still okay. Si Koopa. Si Koopa pala. Also, si Koopa na lang, parang di mo makasibi mo. Tama. Now, we're able to tap through that at nakapag-push sa may bottom lane. Question is, kaya ba nag-convert sa Turtle to? Mm-hmm. Currently, we are sitting at 100% Turtles for Bren Esports. Lusty, gonna be baiting it out. Alam niyang hindi pa nakaposisyon si Cartesi. Wants to get his purple first. And, Wolf, I like what Jake the Dog is doing here. Kanina dead lane yung top. Tapos alam niyang medyo mainit na yung bottom. Sumasagot na ang Bren. And hold up! Arms! Nice pull onto one! Flap TZ! Oh! Sa bugan! Pero gandang sagot dito ng Bren. Real world manipulation plus meteor shower. Few gonna be punished here in the middle of the river. 2-for-3 ang palitan. Jake the Dog goes down. Lusty and Carl TZ left here for Bren Esports. 3v2. Lusty gonna go down. Mag-isa na lang dito ang Prodigy. What a turnaround to the turnaround. Mas maganda yung ginawa ng LPE. Masarap sila lang mag-kills. Bren Esports had hope kasi ganda nung combo ng mga knock-ups eh. Parang sabayang bigkas mo na sa Bren Esports. Sulugan! Sulugan! But LPE, ang ganda nung second fight. Kumbaga may, diba, may first blow yung kung yung straight jab nila. Mm-hmm. Tinalo nila ng hook. At yung hook na yun ang galing mula kay Jake the Dog sa likuran. Yeah. May isa pa siya kasama nun eh. Forgot who he was but them combining together para makuha yung mga backliners, Rebo and Few. Nagulat sila eh. May nang likod and Ryota. Parang daming damage yata. But look at this. Flap TZ, sasaluhin ng Deadly Magics plus Detona's Welcome. And I think that was maybe a small miscalculation. Kinain habang naka-Deadly Magics. So walang masyadong damage. Nakasurvive pa si Pacquiao, hindi na knockdown. And that means na may Burning Sports makakuha na naman footing, makapag-farm ulit. Mm-hmm. OP, however, napaka-crucial yung fact na si Jake the Dog na sa likuran. Kaso nga lang, mas crucial yung kill ni Cartesi doon kay Jake the Dog. So, kung titingnan natin yung mga force, hindi na to Cartesi laban kay Aspect. This is actually Cartesi versus Jake the Dog already. Yep. Aspect more on the pick-off na lang siya. Siya na yung gagawa ng carpet para langharan ni Jake the Dog later on. So, now, it'll be critical for both teams. Yeah. Niluluto ni Aspect. Pero si Jake mamaya kakain. That's right. Let's see. Again, Bimo is also very instrumental dito. Napaka-importante ng ginagawa ni Bimo para hindi ma-face check ang dalawang core niya. Flatili picking up the Bloodlust Axe. Lusty, naghahanap ng engage. I-clear muna sa baba. Glowing one coming out from Rebo. It's gonna be scary! Oh! Papasok! Mahihila! Phew! Nakapaglabas pa ng Real Revelation but he gets picked off as well. Down goes Bimo. Arms traded out. Papasabugin dito si Aspect. Out! Sabi ni Jake. Out! Not a good place. Man, I just can't believe how genius Cartesi is sa pagbato niya ng... Bihira kasi, pag nakita tayo ng link, parang hindi lang nga tumatama yung knock-up eh. Normally kasi, when you pop the ultimate, mm-hmm. Parang nangyayari na lang is either defensive. Rarely siya naging offensive but rarely siya ginagawa for knock-up. Oh! Flap TZ with a dodge by the way. Sparring sila. And I wanna take note, yung knock-up na nagawa ni Cartesi, nagawa niya kasi hinintay niya na mawalan ng dash or ng way para makapagalan yung mga members sa LPE. Therefore, making it na sobrang sulit nung Tempest of Blades. Yep. Bihira na tayo makita niyan. Yep. Again, what was that? Season 5? Huli natin kita ng mga offensive Tempest of Blades. Oh. These days, usually, it'll only equal to one kill or pang-out nung Link. And Chango, dealing damage already. Hindi nga ganun kasulit yung pagkagamit ni Rebo kasi maganda rin naman yung Pest 1 ng LTE. Pero yung secondary fight, dun lumalamang yung Bren Esports. Kumbaga, sa unang suntukan, yung LTE, hard punch talaga. Mm-hmm. Pero pag hindi nila na-knockdown agad yung opponent, nakapag-counter punch yung Bren Esports. Yep. Parang haymaker ang hanap ng LPE. Dapat, kung manakout kita dito, okay. Pero kung hindi, nako, babawian mo ako ng 3-hit, 4-hit combo. Jab, straight, hook.
mabigat, mahirap. And that's what Brennan Sports is bringing here. Their uptime is so high, specifically also because of the Pakito. Manny Pacquiao, di ba? Sakto, we're talking about punches here. And right now, mas maganda lang din ang rotational power. Again, another punching reference. Ng Brennan Sports, given na mas mobile sila. Ang maganda lang dito sa LPE, kita naman dapat nila, again, because of the popular lupa. But when it comes out to when and where, Ling, Baksha, Brennan ang nagsasabi. They have the tools pa rin naman. I want to say, kahit nagtitikta ngayon ng mga team fights, for this Brennan Sports, this is an counterpunch. Pag ang Laos Playbook Esports ay nakahanap ng magandang openings, take note that Kaja, Hardy, and the Barats, heroes that can definitely kill. Kahit gano'ng kataas ang farm ni Curtis, mamaya, kaya-kaya siyang patayin ng mga side of LPE. So, this is still not over. I'm still seeing LPE's chances, but Brennan Esports, kung tuloy-tuloy yung kanilang pag-counterpunch sa LPE, if Cartesi plays this na perfectly na hindi nga siya ulit mahuhuli, yung the classic Cartesi na alam natin, yep, this will be really good para sa Brennan Esports. Yep, I agree. But I love how you brought up, Wolf, yung automatic minus ones. Mm. Minus 3, technically, ng LPE, di ba? Harley, pipili lang ng isa, Deadly Magics. Until now, wala pa rin sa totoong sagot, sa suppress, di ba? Ng isang Divine Judgment ng Kaja. And then, you have the Detonas Welcome na pag nakita mo, oh, nag-ano ng target, lalayo kayo, magdi-disperse. Yeah, I agree. Definitely, right now, that's a possibility that the LPE gets a hold on the situation. And let's not forget, si Jake the Dog. Nagpapalakas. Yeah. I mean, madaling mo siya ng mga about 30 seconds in the early stages. It won't matter so much. Sobrang bilis mag-flash farm ng isang Claude. And I want to say LPE set him up for success din naman when it comes to the draft. Parang meron kang taga-saing at si Jake na lang yung kakain, kumbaga. Now, Brady Sports, they need to be wary of these timings. In fact, in Brady Sports naman, maganda naman ang kanilang execution so far. And they're winning when it comes to the caches. LPE, they have to be more careful ngayon. Mas kailangan yung resource management ng LPE ay mas maganda kumpara sa Brynn. Kasi Brynn, napakadaling magdepensa on their side. Look at this. Chang'e, if kapag hindi nakuha ng wipeout ang LPE, mahirapan silang tumapos sa laban. I'll agree. Wave clear, Brynn Esports has it in spades. LPE, nahihirapan pa. And now look at this. Ang ganda ng disiplina ng LPE. Alam nilang pwede nilang hilahin si Lassie for a clean clean pick-off. Pero alam nilang hindi yung tamang target. Yeah. And I have to look for the proper timing. Oh, double Tilas picked up by Brynn. Dami ng shields. Lassie and Flap, sabi nila, kuha tayo ng anti-magic. Anti-arms, anti-aspect. Anti-arms, anti-aspect. The burst is gonna be there. Leo Teraman, nagpapakunan. It's naturally what you get from the Barats. So, Lord Dance, ang mga mangyayari. Mm-hmm. The 10-minute mark. Hanapan sila. This is still a level 1 Lord. I'm wondering, it's Bimo and Ryota. Pareho sila na may Cursed Helm. So, ang gusto nila, pareho, meron din silang passive way to clear waves. Definitely understandable. Now, look at this Jake the Dog. Man, pasimple lang. Baka kaya itong kunin, ha? He can. He actually can. Ooh. So quick. Nasa walang tumatang kayo sa marilisip. I think Jake, kumuha na ng stocks. At nagpaparinig lang sa Brennan Esports. Sabi nila, oy, kinukuha namin ito, kailangan nyo mag-react. Oh. Okay, kumbaga gonna go down. So at least alam nila, for a few seconds, no pun intended, walang real world manipulation. So I think this is a great time for LPE to try to go for more than just a pick-off. At least two. Oh, look at that. Brennan Esports really paved the way para makapag-farm strategy ng konti. Nag-aat sila ng gulo somewhere. Windtalker now for Cartesi. I like this item kasi hindi naman din ganun ka daling i-burst na mga members ng LPE. So, going for the long route more, attack speed and syempre movement speed. Yep. Parang habol. And the spread damage. Spread damage, and that's also true. Mantinig nga naman naman sa Brennan Esports. Ooh, they check into that bush with the Eve. With the crystal. Eve. The crystal, yeah. Ang ganda nung pagkakalagay in few doors. Kahit si Lassie pumasok na din eh. That's pulling down with the arms. Papasokin. Humihila. Isa. That's gonna be minus one. Few. They're trading four arms. Now, in comes another. Babawasan si Lassie. Okay. Two for one ang trade. Two for one ang palitan. Makahanap pa ba ng isa dito ang LPE Ryota? Kumaagat si Flapizzi. Hindi lalaban. That's going to be Jake the Dog. Sabi niya, guys, call ko dito, Lord tayo. Picture this si Arms. Parang siya yung sundalo na hindi niya, siya yung cover fire. Siya yung susugod. Sige, magpapabaril na ako, guys. Basta kayo na bahala. Tiniis niya
yung skills ni Few para makapasok at makapag-divine judgment, and eventually LPE was able to get the advantage. At ngayon, na-force yung flicker kay Flap Tizzy. Lord ang target ng LPE. Yep, this is the oh, effect. But look at this from the backlines. Carl Tizzy, Tempest of Blades na naman, isang offensive. Oh, Tempest of Blades, but Jake the Dog makes him pay. What a punish. And right now, nice knock-up. Double uppercut, equaling a double for Bren Esports. Babagsak si Jake the Dog dito. And right now, Arvs looking for another. Isang malupit. Ring! Isang malupit na ring of punishment. Nanakaw pa yung Lord. Flap Tizzy, sasabog pa siya dito. I think it's done. You know what, Wolf? All the more worth it. Ryota na lang ang natitira. Manage the waves. Wait for Lord. Oh my God. LPE, biglang sila pa'y nakakuha ng Lord na yun. But, I wanna say, Bren Esports, sinugal na nila. Carl Tizzy says, okay, sige, ako nakabahala. Kailangan ko sumugal. Kasi maganda na yung move ng LPE. They were able to just take two kills kay Lustig para kay Few. And we'll see that in the replay for sure. Yung impact nito. This instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. Carl Tizzy, onto the backlines. Sinugal na lang. Nakakuha ng isang kill. Pero hindi niya napatay si Aspect kasi may Cyclone Eye na saktong-sakto. The punishment was there. Arvs gets the kill onto Carl Tizzy. And we'll do another MVP-esque play with this one. Sabi niya, sige, na bahala. And Theo was able to just put him so low. Kaso walang retry on both ends. Arms with that. Alam naman natin masakit na yung pass dahil dun sa passive ng isang Kaja. Mm-hmm. And that's what you get with a mid Kaja, not a support Kaja. That's the mid Kaja. But right now, Carl Tizzy smells another goal for the Oh my God! Pero sobrang sakit na ni Jake na dog! Hak, hak, hak! Kinaagat niya na lahat sa Bren Esports. Papabagsain niya dito si Carl Tizzy again. Just about to find his groove. Sabi ni Jake the Dog, easy ka lang. Easy ka lang. Nag-champion ko na. Kami naman. And right now, LPE about to knock on Bren Esports' door. Sila pa talaga. Although there's a very good defense coming out from Bren Esports. May Chama, may Evil. Defense is there. I wanna say, katulad ng sinabi natin kanina, Leo, hindi pa rin talaga safe kay RBC. Kahit gano'ng karami pang bar, kahit ang lamang, ang gap niya kay Aspect ay tatlong items. Mm-hmm. When it comes to the defense, kaya niya mag-ingat. Because you have so much punishment coming out from LPE. Yeah? No, kaya din talaga until the end. So, this is definitely a game na kailangan mag-ingat ng both teams. Mm-hmm. Para naman sa side ng LPE, ang ganda ng mga ideas nila dito. I think their executes are so good. It's just that yung Bren Esports ay nakakasagot din naman. Do take note. But in the last few minutes of the match, you're gonna have to give it to LPE. Discipline para kay Jake the Dog. Arms with the tapang place. Siya yung pinakamatapang yata na kaja na makikita natin sa ngayon. Yeah. And it's okay kahit mamatay siya. And it's okay to pop the ultimate. When you're making these plays na alam mong kailangan mo nang isugal, yes. Yung mid laner mo na si Arms ay ganun, kaya have to give it to him. Dalawa pa lang item niya. Fleeting Time and Calamity Reaper, but... That's all he needs. Exactly. That's all he needs. Tapang lang talaga eh. Parang sige. Puso ang puhunan. Puso ang puhunan. Puso ang puhunan ni Arvs dito. And again, gotta throw back to his play with the Ring of Order. Napunish ang Bren dahil ginamit na nila lahat. So, posible pa rin pala para sa LPE na i-bait din ang Bren. Kasi kanina si Bren pa ang naghahanap ng, pick off ito, pick off ito. Ito si Flap, ito si Lassie. Pero sabi ng LPE, hindi, antayin nyo. Meron din kami ibabato sa inyo. That's right. Wow, can't believe that we're seeing this from LPE. Kailangan na kailangan nila yung pagkapanalo na ito laban sa Bren Esports because of the skid. But at the same time, Bren Esports, kailangan din nila ang recovery. Mm-hmm. And, sabi mo na nga, diba, gigil ang Bren. They suffered a loss yesterday and it was a sweep. So I think LPE can actually take advantage of that emotional state. Right now, this is going to be another engage. Arvs here, hindi pa siya ganun katapang. Now, real manipulation, pushing them back from the back lines. Nako po, that's going to be one. Carl Tizzy taking down Jake the Dog. This might be the turnaround Bren Esports is looking for. Arvs, medyo mababa. Bimo, ma-shutdown na rin dito. Ni Lusty and Carl Tizzy. Hold up! Nice! Play what? By Aspect, outplayed! Oh my God! I may! Now, Flap Tizzy gonna look for the knockout and he finds it. Ryota na lang ang natitira. Oh. Signs of life from LPE. Pero, medyo nag-overstay yata doon si Aspect. Not much he could do. Again, Flap Tizzy smelled blood. What happened there was LPE already. Sinabi natin kanina na pag may round 2 yung laban, dun sila lugi. Ngayon, Ryota cannot defend against 4. Stuck, yes, he is. By the way, gusto yung take note kanina si Bimo, gamit yung kupa, fully natap niya yung meteor shower.
But LPE, unfortunately, nagamit na ni Ryota already in Bitones World Cup bago pa magsimula yung laban. Na-purify lang yun. Kaya nga naman, nung dumating na si Kargizi, sobrang confident na niya. Alam na niya na meron na siyang way para mga mangbikod. Yep, and essentially, LP, again, the story here is they might have overstayed. Kasi kapag after round one, pag linabas na nila lahat, wala na silang maibabawi except for when it comes to outplay. So yun, medyo nakita tayo ng moments of brilliance from aspect. Yeah. Pero yun, meron pa si Flap eh. I wanna say, the next power spike para sa Brennan Sports, gato yun, di ba pag nagkakaroon ng tug of war na palitan ng ganito? The biggest power spike is kung sino yung mauuna sa Winter Truncheon at kung kailan yung timing na yun. This time para sa Brennan Sports, perfect dahil nakuha na nila yung Winter Truncheon niya. Eventually, I think Cartesi will pick up something similar. Siguro, Wind of Nature or Winter Truncheon itself, pwede yun. Or this time is Immortality. Actually, pinakamagandang choices among those three yata is the Immortality. Yep, especially when we reach 20-minute mark. Now, arms though, papasabugi ni Flap Tizzy. So that's a Divine Judgment out of the equation. Jake the Dog gonna be using the Blazing Duet from the backline. Sorry to clear this assault from Brent Esports. Oh, sabi ni Ryota, welcome! Sabi ni Detona, and that's going to be a flicker out. Back out, sabi dito ng LPE now. That's gonna be Brent all in. Buo pa sila, all five. Nabawasan ng isang LPE. Libreng Lord to. Libreng Lord for sure. Unless, wala lang. Seconds, Arvs. Wala si Arvs. Oo, si Arvs. Sa ganakaw. Oo, yun ang kailangan eh. But aspect is here. Oh, tingnan na, LPE. LPE, I don't think you can. Tingnan mo yung pwesto ni Flap Tizzy. Nauna siya, na siya dun sa pwesto 1. So it won't matter so much. Easy Lord para sa Brennan Esports. Yep, medyo inambahan lang ng LPE. Pero Brennan Esports, ever the wiser, the experienced team here against the qualifiers team that LPE is, alam nila yung galawan eh. Brand Esports, they expected at least one or two from LPE to try to go for the seal kasi nakaramdam sila ng naawa kanina eh. Not this Luminous Lord. Not gonna happen para sa Brand Esports. The items are really piling up. Nagkakaroon na tayo ng malaking problema para sa LPE. If we do find yung mga magandang pwesto mula kay Jake the Dog, which actually is doing great. Capable, yeah. Capable. Nakahanap siya. Kaso may mga items talaga na magiging checkmate na. For example, no. Sobrang dami ng Winter Truncheon sa side ng Brand Esports. Mawawala na ng impact din si Jake the Dog. Yeah. And lalo ngayon, buhay lahat ng battle spells sa Brand. Pati ult! So this is going to be held all out. Engage! Down goes Arvs! Napakaganda ng real manipulation sa entrance pala ng base ng LP. Hindi niya man lang pinasok. Alam niyang equal minus one agad yun. Bottom lane gonna go down here. Welcome ni Detona. Nice use of the Winter Truncheon again, Wolf. Ni Nostra mo na. Nabawasan ng isang ult ang LPE. They're counting their eggs here. There are only so many things they can do left. Nako, that's gonna be Blazing Duet. Nabilangan na Jake the Dog. Alam niyang wala ng ult from the back lines. Nice use of BMI. Rebo with the meteor shower clearing the waves. I think LPE still has this. Nice defense. I think we'll look to see another day or so, another minute. But few. Dalawang outplays yung ginawa niya. Nung minahabol na siya doon ni Arvs na nag-flicker din, hahabulin na sana siya, tamang galaw lang, and then flicker out, tapos instantly reward manipulation, punishing Arvs. Tapos nag-Winter Truncheon to control. And lastly, nilakad ng isa pa! Reward manipulation, sisimulan dito ang team fight. Gonna be Blazing Duet less. Nako yan, napapasok na siya! Nainabilangan! Nabilangan, kaso nakakataas na Jake the Dog. We'll be able to run away na pag-legit. Kamot, hindi ka pa matunaw nung apoy glowing one, but my God. Ganda, binilangan ni Jake the Dog. Sabi niya, Tempest. Okay, Blazing Duet. And now, see here, Wolf, 20 minutes past. Nagsimula na ang 1 minute up death timers. Whew, it's gonna be scary. 21 minutes into this game. Pwede na mag-CR si Lassi, tapos maghugas ng kamay, at least 30 seconds. So yan, bilang na bilang. Get out to take note, Jake the Dog is doing wonders for his team. Hindi na siya nag-Queen of Nature muna. Queen's Wings, Breastplate, sabay ang bigkas. DHS finally picked up by Ling, si Cartesi. Gusto ko yung Immortality, I think it's much better choice instead of the Windtalker, sorry, the Wind of Nature, o kaya yung Winter Truncheon. Pero yung Winter Truncheon, para escape you, pati na ng Kalibo, it's so perfect. Looking at Lusty, Blade Armor, yun naman talaga yung value item dito laban sa mga members ng LPE. Yep, you're gonna be shredding down Jake, you're gonna be shredding down BMO, and eventually Aspect, na bumibasic na rin at this point. Late game na tayo eh. So hindi na ganun kaganda ang full combo ng kit ng isang Harley. So he has to turn into a secondary marksman. So yun, Blade Armor, napakaganda. Lusty,
even if it does equal to A, a pick-off like this, potentially, masakit pa rin, mababawasan ang mga buhay. Bimo, papasabugin nito, Rebo gets him, and again, that's a easy pick-off, 65 seconds. Oh, okay. Pero may trade. Flat easy, mabubuhay ka pa, Jake the Dog, putting in a few hits, and he survives! Just a little bit more sa mga 1A. But Jake the Dog, wala rin kasi siyang, hindi siya full stacks na eh. Mm-hmm. Na kaya yung Art of Thievery, kaya naman hindi rin niya pinilit. Wise decision, by the way. LPE, nag-set up sila ng Death Brush dito sa may bandang purple buff. Yep. Nandoon si Aspect, yung Kaja Hardy combo sana. But Lusty was the first one to be there. Nisip ng LPE, dahil immortality si Lusty, at the fact na back siya, tapos like 5 defensive items, hindi worth it. And it definitely wasn't. Yep, let's see, Jake the Dog. Medyo forward yata. Pero ito, online charge. Meron siyang Divine Judgment dito. Meron siyang DJ. Tingnan natin kung si Lusty. Ryota from the back. Oh, patamaan na Crystal. Ni Few. Oh, this is great zoning from Brenny Sports. Libre-libre. What a position. Look at that. The five-man positioning up from Brenny Sports. Ano yan? Pentagon. Offense, Pentagon defense, offense, perimeter, whatever you call it, perfectly. Na-checkmate lang LP kasi walang points of entry. No safe goes. Delikado, either way. Rebo now picking up the wings, the blood wings. Mauna na, hindi na madali. Even with the combo, tas may winter transition pa siya. Napakahirap na i-minus one si Rebo. Mala-exborg yung light bar niya. Ang dami. Here we go. Poisson's early on by Lusty. Gonna go in. Real world manipulation. But hasagot si Jake the Dog ng Blazing Dawn. Pero makasabugin siya ni Flap TZ. The knockout by Pacquiao. Bimo looking low. Tempest of Blaze by Carl TZ. The wailing at the base. Ladies and gentlemen, this might be it. Pero boy pa yata from the back lines. Lusty taken out by Aspect. Carl TZ boy pa. Gonna back out. Flap TZ knocking up 3. Gonna be able to go for the defense. Few. Tinamaan ng Deadly Magic. Pero buhay pa siya. He's gonna survive. They're gonna go 4. The first two. Round 2 daw. Let's see kung may bawi dito. LPE Aspect. Bumili ng potion dito. Kaya niya pa ba? Oh no. Wolf, masyado na lang malakas yung mga minions. Yeah. Oh, Space Escape. That's gonna be it. Ladies and gentlemen, Brand Esports. Massive sweep ang LPE. This winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag HIGG moments. Thanks to Head and Shoulders. 100% dandruff free and itch free. Now, mas babango pa. And that crucial knockup in double uppercut coming out from Flap TZ. Hinintay talaga niya yung moment na magpakita si Jake the Dog. Knowing na si Jake the Dog yung pinaka...